Hey, when you said that you ain't pretty, kala mo siguro ako ay lalayo. No, telling you I ain't that type of guy. Biglang nawawala pag di nakuha yung gusto. Nasaan yung di aalis sa iyong gabi? I will stay with you. Kahit na ipagtaguyan mo, I will be there for you. I'll take my chances, ain't gonna cancel. Ay pa rin ang pagsuyo sa'yo, hayaan mo lang na maipadama ko. Take it slow, just wanna let you know that I won't let you go. Won't let you go. Take your time, hindi kailangan na magmadali. But I promise every time I've been waiting till you see you belong with me, yeah. Handa akong magbibig, pasensya at makinig. So take your time, take your time. Mega, 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 mega love shoutout sa inyong lahat. Ito si Ate Gang, GGG. Ngayon, ang bisita ko, isa rin sa mga special na tao para sa akin. At ginagalang, nire-respeto at hinahangaan ko. At sabihin ko ng malaki ang utang na loob ko para sa kanya. At dahil sa kanya, kasi nakilala ako bilang Ate Gang Cooking noon, at nakilala ang channel ko, lumago at lumaki ang channel ko nang dahil din sa kanya, sa tulong nila, at dahil din sa kanila, nakilala ko kayo na pamilya ko dito sa Whitey World. Kaya I'm thankful na dito sa pagwa-Whitey ko, eh nakatagpo ako talaga ng tunay at mapagmahal na mga kaibigan at itinuturing ko na pamilya. Kaya samahan nyo kami guys ngayon sa aming tanungan at sagutan ang sa ating ginagalang at hinahangaan, at sa kanila tayo talaga nagmula, kay Jed and Eleanor, kay Kuya Edward Costales. Kaya guys, panoorin nyo kami sa aming tanungan at sagutan. Hello everyone, I'm Edward Costales of Jed and Eleanor, and welcome to Ate Gang's Fast Talk Show. So question number 1, sino si Jed and Eleanor sa totoong buhay? Question number 1, sino si Jed and Eleanor sa totoong buhay? Okay guys, siguro po, marami naman po siguro sa inyo ang nakakaalam na hindi po talaga kami si Jed and Eleanor. Si Jed and Eleanor po ang dalawa po naming anak. Si Jed po ang aking panganay, siya po ay 12 years old na. At si Eleanor naman po ang aking bunso, siya po ay 7 years old. Number 2, anong klaseng anak, asawa at daddy ang isang Jed and Eleanor? Question number 2, anong klaseng anak, asawa, daddy si Jed and Eleanor? Okay. Ano po ang klaseng anak? Yun po muna natin sasagutin. Ako po ay isang masunuring at mabait na anak. Hindi po ako nagbigay ng problema sa aking mga magulang. Ako po ay bata pa. Konti lang siguro, pero hindi ganun kadami. Anong klaseng asawa? Ako po ay mapagmahal na asawa, kahit tanong niyo ba po kay Mrs. ngayon dito. Hindi po yan magre-re-re. Ako sasabihin ko, ako po ay mapagmahal na asawa, responsable, at masarap magmahal. Yun po. Yun po talaga ang pinaka-importante dyan, kahit tanong niyo ba po kay Lloyd. And finally, ano po ba akong klaseng ama? Medyo strict po ako na ama, pero hindi to the point na namamalo. Hindi pa ako namamalo ng bata. Yun po ay tungkulin po yan ni Joy. Siya po yung namamalo. Pero pag ako po ay nagalit, lalo na po may mga ginawa po hindi ko nagustuhan yung mga anak ko,
sinisigawan ko lang po sila, pero talaga namang yung, alam niyo po yung pag sinigawan mo ay talagang matatanggal lahat ng mga tutuli sa tenga. Yun po ako pag nagalit. Okay. Number 3. Ano naman ang feeling mo na magkaroon ka ng isang napaka-talented na asawa? Question number 3. Ano naman ang feeling mo na magkaroon ka ng isang napaka-talented na asawa? Ayun po, ako po ay proud at napakadami po ng talent po ni Joy. Siguro po ang alam niyo lang po sa kanya ay marunong po siyang kumanta. Pero magaling din po yung sumayaw, marunong manahe, maraming alam na instruments, at magaling magbupit. Kasi minsan ginupitan na rin niya po ako. So, napaka-talented po ni Mrs. At syempre po, ako po ay proud syempre. At ang Mrs. ko po ay napakarami pong talent. At meron pa po yung hidden talent, pero hindi na po natin yung ipagka. Number 4. Magbigay ng 5 katangian ng isang Jeten Elinor. Question number 4. Magbigay ng 5 katangian ng isang Jeten Elinor. Okay, number 1 po, ilalagay ko na po dyan ang pagiging pala-aral. Kahit po hanggang ngayon, kung meron po akong bagay na hindi ko po alam, or may mga bagay po ako na gusto kong malaman, hindi po talaga ako tumitigil sa pagre-research or pagtatanong hanggat sa hindi po ako nasasatisfied sa answer na sa aking katanungan. Yun po, magre-research po ako, magtatanong, basta lahat po gagawin ko para masagot po lang yung katanungan ko. Yun po. Number 2, ilalagay ko na dyan ang pagiging friendly and / approachable. Parang sa Batangas lang po yan yung kasabihan na madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi naman, joke lang po. Ano po talaga, pag meron pong kaibigan po akong nagtatanong or humingi ng payo, talagang magbibigay po talaga ako ng advices or kung ano man, o kung konting may tutulong. Basta napaka-friendly ko po, kaya minsan nabubudol din ako dahil ako po ay talagang sobrang friendly. Kahit hindi ko po kakilala ay kinakausap ko yun, nabudol po ako dati dahil sa pagiging sobrang friendly. Number 3, ilalagay ko na po dyan ang pagiging hard worker. Yun, sa trabaho, masipag po talaga ako magtrabaho. Binibigay ko po talaga ang aking 100%. Very dedicated po ako sa aking trabaho. Kasi para sa akin, hindi lang dapat basta na. Dapat po talaga ay perfect, yung almost near to perfection. Kasi ilalagay ko na po dyan, pagiging perfectionist. Ano po ako eh, ayaw ko po nung basta na. Basta yun ang ayaw ko, yung basta na. Dapat talaga perfect. Or kung di man perfect, almost perfect. Yun po. Number 4, ilalagay ko po dyan ang pagiging leader and innovator. Yan po. Bata pa lang po ako, talagang pag meron pong sorry. Bata pa lang po ako, pag meron pong mga student council na election or pupil government, ako po talaga, tumatakbo po talaga akong president, and hindi naman po ako, ninonominate po talaga ako na president. Tapos po nung ako po ay medyo lumaki-laki na, ako rin po ay naging head ng Youth for Christ. Yun, Youth for Christ, naging head po ako ng buong Batangas, actually, ng Youth for Christ. And isa po yan sa mga trait ko po na gusto po talagang yung mag-lead. Kasi para sa akin po, ang leader is also a good follower. Kasi dapat magbibigay ka ng magandang example para sundan ka. Hindi lang yung dahil leader ka, ikaw na yung masusunod. So, dapat ipapakita mo din kung ano talaga na. Ikaw yung maging number one example para i-follow ka nung yung mga kasamahan. So, yun po, leader and innovator.
sa pag in-apply naman po natin yan sa trabaho po, pag meron po mga bagay na hindi po, kunwari, kahit po yung mga supervisors ko po or mga marataas po sa akin na may sinabi, pero parang meron pa po mas better way para gawin yon or para magawa yon, hindi po ako tatahimik na lang. So, sasabihin ko rin po yun sa akin at magsasuggest ko rin po. Kasi ganun po ang pagiging innovator. Yun. At ang pang number 5 po nating katangian, ilalagay ko po dyan ang pagiging mapagmahal. Yun po. Apply po natin yan sa pamilya at sa everyday life, sa aking asawa, sa aking anak, ako po ay talaga napaka-loving husband and father. Dadagdagan ko pa yan ng pang-anim kasi para pantay sila. So, ang pagiging responsible. Kasi po ako po ay yung taong hindi po ako takot sa responsibilidad. Mas gusto ko pong meron po akong ginagampanan or meron po akong ginagawang katungkulan. Para pong yung pong sa pagbabasketball, no? Yung last 2 seconds, para mas gusto ko po yung ako po yung tatanggap ng bola at titira. Tapos, kapos. Yun. Number 5, paano mo niligawan si Ate Joy? Dito na po tayo sa mga seryosong tanong. Question number 5, paano mo niligawan si Ate Joy? Yan, medyo seryosong mga katanungan na po yan. Tandang-tanda ko pa po yung araw na yon, parang kahapon lang. May 1, 2001, fiesta po yon ng Agoncillo, Batangas. So, nagpunta po kami, kasi nasa YFC po kami, doon po kami nagkakilala sa Youth for Christ. Nagpunta po kami sa fiesta ng Agoncillo, Batangas. Doon po natin kasi Joy, sa sister namin na si Gladys. Shout out sa'yo, Gladys. Yan. At tinanong ko po siya noon kung gusto niya po sumali sa pa-contest ng sayaw, nasasalihan po ng aming pong sector sa Yotokan. Pumayag naman siya, so everyday nagpa-practice po siya ng sayaw doon po sa bahay namin, kasi doon po kami po yung nag-host ng mga practice doon po sa bahay namin. So, yun, nagkagustuhan, pero hindi po, alam po nang gusto niya ako, pero alam niyo po, bilang dalagang Pilipina, kasi si Joy po ay yung mga sinauna, hindi po kagad sumagot. So, nanligaw po talaga ako. So, pumupunta po ako sa kanila, nagpakilala po ako sa parents niya, umakit po ako ng ligaw. Yung pong bahay nila, napakalayo po na nilalakad mula dun sa high, kasi wala po akong sasakyan dati. So, pag magbiyahe ako from Lemery to Agoncillo, doon ka lang baba sa highway, tapos may lalakarin kang paahon, kasi yung kanila medyo sa pabundok yun, mataas pa. So, lalakarin mo yun everyday, kasi bakasyon naman. So, siguro 3 times a week akong pumunta at dumadalaw sa bahay nila. Yung una ko pong punta sa bahay nila, Joy, syempre, formahan, Japorms. So, nakasapatos, gano'n. Kaso, yung lalakarin mo mula doon sa pagbababaan ng biyahe hanggang sa bahay nila, madaming tambay. So, alam mo yung mga tambay na titingnan ka ng masama, tapos yung isa naghahasa ng gulok, no? Dahil nag-aano ng niyog, titingnan ka ng masama. Tapos, parang habang tinitingnan ka, tinataga yung gulok sa niyog. So, yun ang mga nadadaanan ko. Tapos may mga nagiinom, tapos titingnan ka ng masama, sasabihin sa'yo, dayo ka! O di kaya sasabihin na, sino dito ang matapang?
Yung parang ganyan. Nagpaparinig ba? Dahil pag sinagot mong, ako, sasagutin ka na, dalawa na tayo. Yo. Hindi. Pero talaga, ganun talaga yung barangay ni na Joy. Madami talagang mga dadaanan kang mga tao, mga tambay, no? Pero hindi nang tagal naging tropa ko rin yan, naging tambay din ako doon, naging kainuman ko rin yung mga shoutout sa inyo, mga taga Subic, Agoncillo, Batangas, yan. Tinakot niyo ako nung una. Back out na sana ako eh. Ayun. Tapos nag-ano po ako, tumutulong po ako sa piyestahan, katulong po ako ng nanay ni Joy. Pag may mga pagpiyesta po ng Subic, tumutulong po ako sa pagluluto, ganun. Yung naninilbihan or hindi. Hindi naman ako nag-give ng tubig, pero parang pinakita ko sa kanila na seryoso po ako. Na malinis ang pakay ko sa kanilang anak. So parang lumagay na rin ang loob ng magulang niya na ipagkatiwala sa akin. Tapos po, si Joy po, madaming gwardiya po yan. So hindi po kami makapag-date kasi laging madaming bantay. Tatlo po ang kapatid niyang lalaki. So, tanda-tanda ko pa, shoutout sa iyo, doon sa bunso niyang kapatid, si Romnick, na nung unang akit ko po ng bahay niya, sabi ko hello, ang cute-cute mo naman, sinuntok po ako sa likod. Ang sakit, hanggang ngayon, naramdam ko pa yung sakit na ginawa ni Romnick sa akin, yung bunso niyang kapatid. Ewan ko kung bakit niya ako sinuntok, pero basta yun ang unang bati nung kapatid ni Joy sa akin. Yon, tapos po kami po ay madami pong konti lang po yung pagkakataon po namin. Hindi po kami masyado nakapagsine dahil nga po binabantayan po si Joy. Yon. Napahaba yata, 5 minutes na kagad to, patay tayo. Ayun po, yun po ang kung paano ko niligawan si Joy. Medyo nahirapan po ako. Yon. Number 6. Silosa ka bang asawa? Question number 6. Seloso ka bang asawa? Ano ba? Seloso ba akong asawa? Ano naman po kasi, lahat naman po tayo kasi seloso. Kasi pag hindi ka seloso, ibig sabihin hindi mo po mahal yung taong pinagseselosan mo. So, pero dapat in moderation lang. Yung tama lang yung pagseselos, hindi naman yung wala pang pakialam. Hindi naman yung sobrang selos ka na sasakalin mo na yung partner or asawa or girlfriend mo. So, ako naman po, para sa akin, hindi naman po ako kasi masyado nagselos kasi po si Joy naman po hindi nagbigay ng mga bagay or gumawa ng mga bagay na ikaseselos ko po. Yun po. Number 7. Ano ba ang totoong ugali ng isang Jed and Eleanor? Question number 7. Ano ba ang totoong ugali ng isang Jed and Eleanor? Ano po, nasabi ko na rin po kanina, ako po ay may pagka-perfectionist. So, dahil po doon, medyo stricto po ako, lalo-lalo na po sa aking mga anak. Kung meron po silang mga bagay na paulit-ulit pong mga pagkakamali ginagawa, yun, doon po ako nagiging strictong magulang para sa kanila. Okay. Para sa'yo, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Question number 8. Para sa'yo, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Yun. Yun po, siguro naman po, lahat po naman tayo ay dumaan sa mga pagsubok po sa buhay. Pero, kagaya po ng mga pagsubok po na dumadating po sa aking buhay, ako po ay as much as possible, pinipilit ko po talaga maging matatag. Hindi ko po pinapakita na, lalo-lalo po sa aking asawa or sa aking mga anak, na meron po akong, or kung may mga pagsubok po dumadating na pinanghihinaan po ako ng loob, or medyo nanlulumo, or alam niyo na, yung natatakot. Kasi bilang isang padre de familia, kailangan pong ikaw yung parang haligi ng tahanan. So, kailangan
ipakita mong strong ka, ipakita mong matatag ka, na kayang-kaya mong harapin ang lahat ng mga pagsubok. Kasi lahat naman po ng pagsubok ay lilipas din, mapapagdaanan po yan. So, wag po tayong matakot. Lagi pong positive. Yun po, ganun ko po harapin yung mga pagsubok na dumadating, mga problemang dumadating po sa aming buhay. At ano po, dadagdag ko na po dyan yung hindi magpanic. Yung parang, paano na to, yung iniisip mo lagi yung kinabukasan, kung paano na yung bukas, ganyan. Dapat po, kalma lang, pakita mong everything is under control, yon. Kasi pag everything is under control, pag ikaw ay kalmo, ay mapifeel ng buong pamilya na secure sila at kayang-kayang lampasan kung anuman ang pagsubok na dumating. Number 9, paano nagsimula ang love story nyo ni Ate Joy? Question number 9. Paano nagsimula ang love story niyo ni Joy? Yan, ito medyo kadugtong to nung paano mo niligawan. Pero tanda-tanda ko po yan. June 28, 2001. Yan po yung araw kung saan po ako sinagot ni Joy. Tanda-tanda ko rin po kung saan. Sa simbahan po ng Taal. Sa St. Martin de Tours Basilica. Yan, dyan po. Kami po ay sa simbahan na nun. At parang pinilit ko pa yan eh. Sabi ko, ba't mo pa patatagalin? Kung mahal mo rin ako. So, kailangan i-build na natin ang ating story together. Starting today. Yung parang, pinep-talk ko siya eh. Sabi, ano ba yun? Hayaan ba natin na mahal mo naman ako pero maghihintay ka pa? Sagutin mo na ako ngayon para umpisahan na natin ang ating love story ngayon. Yun. Nauto ko naman siya, so sinagot niya ako. Yun. Doon na po nag-umpisa. So, from then, kami po ay 2001 po noon. 4 years po kaming naging mag-boyfriend at mag-girlfriend. And bago po kami nagpakasal noong March 28, 2005. Yun po. Number 10. Ano pa ang nilook forward ng isang Jedin Eleanor sa buhay? What we do here is go back. Question number 10. Ano ang nilook forward ng isang Jedin Eleanor sa buhay? Ano lang po, simple lang naman po ang may hiling ko. Yung to grow old with my family and with my wife. Na makita na maging successful balang araw yung aking dalawang anak. Na magkaroon sila ng sarili-sarili nilang pamilya. At syempre, of course naman, na magka-apo ako. So, yun po ang nilook forward ko sa future. Number 11. Ano ang maipapayo mo sa mga nag-uumpisa pa lang sa YT? Question number 11. Ano ang maipapayo mo sa mga nag-uumpisa pa lang sa YT? Yan po, para po naman sa atin, tayo naman pong lahat ay nag-uumpisa pa lang sa YT. So, tayo nga po ay mga small YouTubers. Kasi hindi naman po tayo ganung sikat kagaya ng mga artista or yung mga nag-viral na mga million na yung followers. So, tayo po ay nasa level pa lang ng small YouTubers. So, ngayon po, medyo ilang buwan na po tayo nag-start sa YT. Ang may papayo ko lang po dun po sa mga baguhan o na ngayon pa lang nag-uumpisa or may balak na mag-uumpisa at magawa ng kanilang mga channel ay upload lang po tayo ng upload ng mga bagay na gusto nating i-upload. Tapos, makikita po talaga natin yung tamang content para sa atin, kung saan po talaga tayo magaling. Kasi po, nung nag-umpisa ang Jed and Eleanor, halo-halo po yan eh. Kaya nga po ang nakalagay, music covers, travel, and fun under the sun. Kasi hindi namin alam kung saan po talaga kami magfo-focus nung umpisa. So, ngayon po, parang nakukuha na po namin yung kung saan po talaga dapat mag-focus, kundi sa pagbablog po ng mga bata. Kaya medyo hiniwalay na po namin yung mga music covers. Kaya po may nagkaroon na ng channel si Joy, yung JC Videos, para ibukod na po yung mga covers doon sa channel niya.
So, ang mapapayo ko lang po dun sa mga bago, basta, upload lang ng upload kasi hindi natin alam kung saan pala tayo magaling. So, balang araw sa pagtagal ng channel, malalaman mo yan kasi the more experience you gain, mas madami ka pang matututunan. At saka, ang experience, ang the best teacher talaga. Hindi ka basta-basta magtitiwala or makikinig kung ano man yung mga payo or sinasabi ng iba. Kasi nasa sayo yan. Through experience, dun mo marirealize talaga kung ano talaga ang para sa'yo. Yun. Number 12. Paano mo pinapanatili ang pagiging cool at joker? Question number 12. Paano mo pinapanatili ang pagiging cool at joker? Yun. Paano nga ba? Kasi, syempre naman, alam na naman lagi tayong seryoso. At syempre, boring. So, kailangan, nagiging cool tayo, nagiging nagpapatawa, or para naman maaliw. Kasi, ang pag-YouTube, lalo ng pag-live stream, is entertainment. So, dun sa mga gustong maging streamer or promoter, dapat po ine-entertain natin yung mga nanonood sa atin. Kasi kung hindi po natin sila i-entertainment, hindi po sila magtatagal sa atin pong live stream. So, kaya lagi po sinasabi, yun, ito po, idadagdag ko rin po dun sa payo, dun sa mga nag-umpisa pa lang, ang pinakamahalaga po talaga ay yung shoutouts. Kasi dun nyo po nare-recognize yung bisita nyo. So, para ma-feel at home siya, kailangan ma-shoutout siya at ma-recognize at ma-welcome sa inyong channel. Yun. 13. Minsan ba, di ka ba nagselos sa mga nanonood kay Ate Joy? Question number 13. Minsan, di ka ba nagseselos sa mga nanonood kay Joy? Hindi naman kasi kaselo-selo, so proud pa nga ako minsan kung merong nagagandahan sa kanya or nagagalingan. Ibig sabihin, dapat lang ako maging proud kasi madami humahanga sa aking asawa. Yun, hindi naman talaga ako yung taong magseselos dahil lang pinapanood si Judy. Yun. 14. Ilan na ba ang naging GF mo bago mo nakilala si Ate Joy? Okay, OMG. Dumadako na po tayo sa mga tricky questions ni Ate Gang. Question number 14. Ilan na ba ang naging girlfriend mo bago mo nakilala si Joy? Yun po. Diba nakwento ko po sa inyo na ako po ay 4th year high school na nung nakilala ko po si Joy. Pero si Joy po ang kauna-unahang serious girlfriend ko. Yun. Kasi kung ka-count din po natin yung mga fling-fling at saka yung mga papi-papi love. Oh, madami. yun, bumara na. Ako po ay nakatatlo. Pero, ano po lang yun. High school lang yung, okay, girlfriend mo ako, boyfriend. Yun, girlfriend kita, boyfriend mo ko, yun, ganun lang yun. Hindi siya seryosuhan. So, si Joy po talaga ang first serious girlfriend ko. May inabot pong album. Nandito po kasi lahat ng mga picture ko ng high school. Hindi naman, ex. Ano ka ba? Wag mo nang ano. Ah, sige, papakita daw. Huwag na. Nako, ito yun. Ay, hindi. Sige, ano po? Ito. Ah, sige. Ano po kasi, di ba nung tayo po yung mga high school, mabilis lang, pakita natin. Nung tayo po yung mga high school, nahingi po tayo nung mga ano, di ba, yung mga souvenir na picture. So, ito po, yan. Mabilisan lang yun, ha. Whoop! 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 yan po. Ito po yung album na nandito lahat ng high school. Yan. Yun lang. Yan. Pero talaga, nilabas mo pa talaga. Tago mo yan. Tatapon ko na yan.
15. Naging pasaway ka bang asawa? Question number 15. Naging pasaway na asawa ka ba? Ano bang pasaway? Oo naman, kasi ako po ang tunay na panganay ni Joy. Kasi sabi niya po niya, ang anak niya po ay tatlo at ako po ang kanyang panganay. So, ako po ay laging pasaway. Lagi po ako napapagalitan ng aking misis. Ako po ay lagi pong mali. Hindi naman. Pero, oo naman, naging pasaway po tayong asawa. Siyempre, hindi naman po laging perfecto ang samahan ng isang mag-asawa. Yun lang. So, showbiz ang sagot. Shout out, parang sagot lang ni Liz Live Chart. 16. Kung pagkain si Ate Joy, ano siya at bakit? Ay, hindi pa pala. 16 pa lang pala. Question number 16. Kung pagkain si Joy, ano siya at bakit? Yan po, si Joy po ay nihahaling tulad ko sa isang ube makapuno cake ng Goldilocks. Yan po ang aking napaka-paboritong pagkain na talagang kahit kailan po ay hindi ako magsasawa. Lalo-lalo na ang ube. Favorite na favorite ko po yan. Kahit ano po kahit nasaan po yan, sa halo-halo or sa yung plain na ube or ice cream, basta ube, favorite ko yan. Kahit pera, no, yung mga pagbata, favorite ko rin yung ube, kulay ube na pera. Hindi, kidding aside, doon ko po yung halintulad si Joy kasi kahit kailan, hindi ko po pagsasawaan yung pagkain na yon. At tuwing makikita ko po yun, ay kala mo'y laging first time na nananabik na makakain. So parang kay Joy din po yan. Tuwing makikita ko po siya, parang yung first time ko lang po siyang makita, yung first time ko lang po siyang makain. Ay, makain? Ano ba yun? Yung first time ko lang po siyang makita, yung pagmamahal, yung pagtingin, yung ano ba yan? Ang hirap, para bulahin lang si Joy. Hindi naman. Kung ano po yung unang tingin ko kay Joy nung una hanggang ngayon, ay ganun pa rin. At kailanman hindi ko po pagsasawaan ang ube makapuno cake, ganun din ang pagmamahal ko po sa kanya hanggang panghabang buhay niya, hanggang sa matapos ang ube makapuno cake ng Goldilocks. 17. Paano mo napasok ang Whitey World? Question number 17. Paano mo napasok ang Whitey World? Yung po, nung nag-whitey po ako, wala pong nagturo sa akin kung paano mag-whitey. So, nag-umpisa po ako sa zero subscribers. Kagaya po ng pinito ko po sa inyo dati, pag meron po akong tanong, di ba? Sabi ko po, nagre-research po ako, pinag-aaralan. So, nung March, nung nag-lockdown po dito sa Italy, so, wala pong mga trabaho. Ang meron lang is your laptop and internet, or mamimili ka lang kung manunod ka ng TV araw-araw, or gagawa ka ng paraan para makahanap ng parang pagkakakitaan or extra income. So sabi ko, naisip ko, gusto kong maging YouTuber. Paano ba kumita sa YouTube? So, yun ang una kong tinype sa Google search. So, paano ba kumita sa YouTube? So, ang unang lumabas ay tanda-tanda ko pa ang aking unang YouTuber na nakilala na hanggang ngayon hindi ko po makakalimutan ay si John Enguero. Dahil siya po, pinanood ko po talaga lahat ng mga malaki na pong bahay yun, madami na siyang subscribers. Sikat na yun. Siya po yung una kong pinanood. At siya po yung pinag-aralan ko para sa kanya po ako nakinig para habang nanonood ng kanyang mga videos yon, si John Enguero. So pagkatapos ko po noon, so nag-create na po ako ng YT channel, pinangalanan po naming Jed and Eleanor. Zero subscribers po yon. Ang unang subscriber po ay ang
ay ang aking account din mismo na Edward Costales, yung personal kong YouTube account na matagal ng 2007 pa yata siya, pero wala siyang ano, wala siyang content. So yun ang unang subscribers. So nag-promote ako sa Facebook sa mga kaibigan ko, mga please subscribe, ganyan ganyan. Pero ang subscriber lang niya is 20 lang. So para kumita sa YouTube, kailangan mo ng 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. So parang nanghina ako na, napanghinaan ako ng loob. Sabi ko, paano ba makakadami ng subscribers? So nag-isip ako. So ang ginawa ko, nag-research pa ulit ako, tinype ko naman paano paramihin ang subscribers. At napadpad po ako doon sa unang live stream ni Brotherhoods. Yon, doon po ako unang napadpad. So ang tao po doon ay nasa 100, 200 na katao. Ang bilis po ng chatbox. So tanda-tanda ko po, binabati ko po lahat. Yon, binati ko rin si Nightbot. Dinikitan ko rin si Nightbot, guys, ha. Nung ako po ay bago pa, sabi ko po kasi si Nightbot naman talaga ang friendly. Kasi pag nag-hi ka, babatiin ka talaga niya kagad. Hello sa'yo, ganyan, di ba? Ganyan ang Nightbot. So, parang na-friend din ako kay Nightbot. Kala ko tunay siyang YouTuber. Dinikitan ko siya, tapos sinasabihan ko. Tapos nakikita ko lagi si Nightbot sa lahat. Sabi ko, Nightbot, di mo pa ako nababalikan, gano'n. Yun. Tapos hanggang nalaman ko na hindi pala siya tunay na YouTuber. Siya pala ay robot lang. Yun. Yun, doon po ako nag-umpisa. Tapos nangisda po ako sa LS ni Jovel TV Manalili. Si Jovel TV Manalili, nasa mga 50-60 pa lang po lagi yung mga tao niya. Ngayon, madami na. And ang nakarami rin po akong isda ay kay Sweet Messi. Yun, doon po ako, kasi lumabas po yata si Sweet Messi kasi nasa Italy po ako. So nasa Italy rin siya. Nire-recommend ni YouTube yung mga streamers from Italy. So lumabas si Sweet Messi at napadpad po ako doon sa live stream ni Sweet Messi. And that's it. Dahil si Sweet Messi po ang nagturo ng ibang mga bagay na dapat malaman. Shoutout ko na rin po si Mario Gen BL, na siya po para yung naging isa sa mga mentors ko, si Mario Gen BL, at nakatulong din sa aking mga subscribers at sa mga aking mga natutunan. At ayoko na mag-shoutout pa kasi madami sila eh. So tama na yon, kasi sila naman talaga yung mga naging unang YouTubers na nakatulong po sa aking channel. 18. Ano ako bilang kaibigan para sa iyo? At dito na po tayo sa final question. Ano ako bilang kaibigan para sa iyo? Ano nga ba si Ate Geng bilang kaibigan para sa akin? Ano nga ba si Ate Geng? Yun. Dito pa talaga ako nahirapan sa final question. Si Ate Geng po, para sa akin, ay isang napaka tunay, organic na kaibigan. Isa po si Ate Geng sa mga hinahangaan ko kasi siya po yung na-reinvent niya po yung sarili niya. So, kagaya na sinasabi ko dati, kung ang una mong ginagawa ay cooking, pero ang iyong dimension pala ay pagiging talk show host, isa po yan sa kahanga-hangang ginawa ni Ate Geng. Kasi ni-reinvent niya po yung channel niya. Dahil dito pala niya nalaman na siya pala po ay isang magaling na talk show host. Pero kidding aside, si Ate Geng po ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ko po kaibigan dito sa YP. So, kagaya po ng sinabi ni Nipin Isabela noong isang araw, hindi rin po siya takot sa responsibilities. Hindi po siya takot na magkaroon ng katungkulan. So, nagpapasalamat po ako kay Ate Geng kasi tinanggap niya yung pag-a-admin dun sa watch hours ng Tamsakmati. Kasi,
kung kami rin lang po ni Isabella ang gagawa po noon, hindi na po na, talaga namin kaya kasi syempre madami na rin pong nagkaroon na rin po kami ng sariling mga GC dahil sa joining yung mga members, yung mga sa join button. So, sinusuportahan po namin lahat po ng mga members namin. So, mas focus po kami ngayon sa channel members namin. Pero, hindi po namin, ayaw po namin mapabayaan yung Tamsakmati kasi napamahal na rin po tayo. Siyempre, parang halaman yan na nag-umpisa sa maliit, na binibigan mo araw-araw, lumaki. So, ayaw rin po namin mapabayaan yung Tamsakmati. So, nagpapasalamat po ako kay Ate Geng kasi nag-step up po siya at tinanggap niya po yung isang malaking responsibility sa watch hours. So, yung project watch hours po ng Tamsakmatic, marami na po tayong napamoni at sana mas marami po tayong mapatapos ng watch hours. And nakaka-proud lang kasi may mga tao kagaya ni Ate Geng at hindi na ako magme-mention ng ano, si Ate Geng lang kasi channel niya to. Hindi na ako magme-mention ng iba at baka may makalimutan ako. Pero ako po ay proud po sa inyong lahat ng Tamsakmatic kasi kayo pong lahat ay naging napaka-responsable. Nag-mature po kayo, lahat po kayo ay nag-grow sa loob ng ating community. At ako po'y natutuwa kasi kayo po lahat ay napaka approachable at welcoming. At dapat po tayo ay mag-recruit pa ng mga panibagong members. Kasi po, tayo po ay nasa stage na kailangan na po nating mag-expand. So, natutuwa po ako kasi lahat po ng members, yung mga datihang members, eh medyo may mga monetized na, meron na po mga sariling mga GC, ng mga may members na rin silang kanila. And natutuwa po ako kasi lahat po tayo ay naging parte nitong ating small community na Tamsakmatic. So, yun lang. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi alam niyo na po sa sarili niyo kung sino-sino kayo. At shout out pala sa Team Tamsakmatic. Yun lang po. At nag-enjoy po akong sumagot sa mga katanungan po ni Ate Geng. At sana naman po ay may napot kayong mga bagong aral or may natutunan kayong magandang mga bagay sa interview ginawa po ni Ate Geng Cooking. At sana po wish ko lang na maging successful pa ang channel ni Ate Geng at ang channel po nating lahat, sinasama ko na rin po. At sana balang araw may mag-stand out po sa atin at maging viral. At kung mag-viral man kayo, huwag niyo po kaming kakalimutan. Buhatin niyo po kaming lahat. At syempre, thankful po ako at nakakilala po ako ng mga organic friends, mga totoong kaibigan, sa katauhan niyo po lahat ng mga nanonood po dito ngayon. At ang may wish ko lang ay maging successful po ang ating mga channels at ang yung friendship na nabuo natin sa YT. Ay itinuturing ko pong isa sa mga friendship na dadaling ko po habang buhay hanggat ako po ay nabubuhay. So, yun lang. Thank you very much. At sana manood pa po kayo ng mga videos ni Ate Geng. Huwag po kayong magsasawa. At yun lang po. Sana po ay kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ni Ate Geng na wala ng cooking, mag-subscribe na kayo. At kung hindi pa rin kayo subscribe sa channel ng Jed and Eleanor, mag-subscribe na rin kayo. At syempre, pinopromote ko na rin po ang channel ni JC Videos na yung isa pa po namin channel. At ang channel ng aming anak na si Jed Gaming Channel at Ellie Sparks TV. At yun lang po. Thank you very much. Thanks for having me here. And more power and good luck. Back to you, Ate Geng. Ayan, natapos din ang haba ng tanungan, di ba? Natapos din. Ito na ngayon ang pa-message. Thank you, Kuya Edward. Thank you. Napapayag kita na makakolab ako. Thank you so much kasi
yeah, this is the great opportunity na maka-collab ka. Kayong mag-asawa na naka-collab ko, thank you talaga sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal ninyo rin sa akin, na kahit na alam ko minsan naiinis na kayo sa sobrang hingi ko. Thank you kasi lagi din naman kayong nandyan para sa akin. Hindi, alam ninyo yan na lagi naman akong vocal sa pagpapasalamat para sa inyo. Kasi totoo rin naman na hindi ako, wala ako dito sa posisyon na to kung hindi din dahil sa inyo. Oo, nandun na sinamahan ko ng sipag at tiyaga sa pagiging pangingisda, sa pag-upload ng aking video. Pero hindi ako magiging atiging kung hindi din dahil sa tulong ninyo. At kayo rin ang nag-push ng aking mga oras at ng aking banana. Alam mo yan, Kuya Edward, na halos gabi-gabi ako noon sa'yo pumupunta kahit na wala akong tulog, makapangisda lang ako, nagtsatsaga ako mag-antay na matawag ang pangalan ko. Alam mo yan, nagano ako kaporsigido rin nung araw na marich ko yung banana na yun. Kaya natutuwa naman ako in 2 weeks na nakagraduate din nga naman ako at nakuha ko yung banana gawa ng tulong ninyo. Kaya thank you kasi hanggang mula nag-umpisa hanggang ngayon, hindi nyo ako iniwan, hindi nyo ako tinalikuran, na nandiyan kayo lagi para sa akin ni Ate Joy, na nakasuporta sa akin. Thank you so much talaga kasi pinagkatiwalaan nyo ako, minahal ninyo ako, tinanggap ninyo ako bilang isang kaibigan ninyo. Kaya lagi ko naman sinasabi na meron naging misunderstanding. Sorry doon sa mga, sa time na yon na hindi rin ako pa nakakahingi talaga ng sorry. Alam kong sumama yung loob nyo, pero hindi ko naman intention yon. Alam naman din ninyo kung paano ko gumawa ng effort. Kaso, mabilisan lang din talaga yon. Kaya, sorry for that. At alam ko naman na sumama ang loob ninyo sa akin noon. Pero, kahit naman anong gawin ninyo na, yun nga lagi kong sinasabi, kahit itaboy ninyo ako, hindi ako aalis, hindi ako lalayo, nandito lang ako. Kaya thank you Kuya Edward, kasi sa tuwing may pinagdadaanan ako, kayo yung nagpapagaan talaga sa akin sa araw-araw na kaya kong lagpasan lahat. Nandyan kayo ni Ate Joy na lagi rin nakatanong kung kumusta ako, especially si Ate Joy. Kaya thank you so much sa inyo, at alam ninyo ang support ako at pagmamahal ay lagi din lang din naman nasa inyo. At may dumaan man na mga ibang grupo, pero ito lang ang masasabi ko, hindi ako tatalikod, hindi ako aalis, hindi ako lalayo sa Team Tamsakmatic. Alam ninyo yan, alam mo yan, Kuya Edward. Kaya maraming salamat talaga sa love and support mo sa akin at sa channel ko. At thank you sa friendship na nabuo natin dito. At thank you kasi na nandiyan kayo na admin na nakasuporta sa amin lahat ng buong Team Tamsakmatic. Kaya ganito rin naman din kasolid yung grupo natin kasi maayos at maganda yung pagpapatakbo ninyo at may matino kami at kagalang-galang na mga admin. Kaya siguro ganito na lang din kasolid at ka-loyal ang ating grupo. Kaya maraming salamat for that concern and love for us. Kaya thank you kasi lagi ka nandyan para sa buong grupo. Kaya thank you so much sa inyo. At kay Kuya Billy, kay With Isabella, kay Ate Rona, kay Ate Joy, thank you so much. At sa mga anak ninyo, thank you and God bless you all. At sana lumaki pa ang ating pamilya dito sa Team Tamsakmatic, na yun naman yung hangad natin na makatulong tayo sa lahat. At thank you again. Thank you so much. At sinasabi ko, walang hanggang pasasalamat at hindi ako magsasawang magpasalamat para sa inyong mag-asawa kasi napakagandang influensya nyo sa amin, especially sa akin. Thank you talaga sa inyo.
thank you. Yun lang. Thank you so much, Kuya Edward, Ate Joy. Thank you so much sa inyo talaga. Diba, ang dami ko ng thank you. Kaya, salamat sa mga nandito at nag-stay at nag-cooperate sa amin ni Kuya Edward with Jed and Eleanor. Thank you so much sa inyo. Kay Damads of San Diego, kay with Isabella, kay Kuya Billy and Ate Rona, thank you so much. At sa buong team, thank you so much. At sa buong team ng Tilapia, thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa akin. At sa ibang mga team, Team Tunay, Team Italy, at Team FYA, salamat, salamat sa inyong lahat sa gabi-gabing pagpunta ninyo sa akin. Lagi naman sinasabi na love, smile, and care to all of you. GGG! We'll be right back.